Hi guys, today i-review ko itong Kate face powder for cover na glow type. Hindi English yung ano eh, yung explanation niya dito sa my box, pero ito yung box. And then ito naman yung powder, may pagka parang beige yung powder. Ito na siya ngayon sa face ko. Yun nga, dahil glow type, meron siyang yung parang shimmer glitters. Ayan o. Makikita naman ninyo yung nandito sa may part ng cheek ko na to. Ayan yung glow nung powder. Tapos dito rin. Magkaiba kasi yung application na ginawa ko dito sa may right side, and then dito naman sa may left side, magkaiba sila. Ito lang yung highlighter dyan. Pero ito, yan. Yan yung sa powder. May kasama to na puff, pero hindi ko ginamit. Ang ginamit ko lang na puff is yung lagi kong ginagamit na puff na nilalabahan ko lang gabi-gabi. Nakapag-apply na ako ng base. Ang ginamit ko is itong Belo na tinted sunscreen. Sobrang sheer lang yung coverage niya. Medyo tagos pa nga yung mga... tagos yung balat ko. Parang ganon. Ayan siya. And then, nakapag-concealer na rin ako. At saka na... conceal ko na yung mga ibang spots nung face ko. And naset ko na rin yung under eye ko ng ibang powder. Hindi ko gagamitin itong Kate na face powder sa under eye ko kasi hindi ako sure sa kanya dahil mag-glitter siya or meron siyang parang mga shimmer. So ang gagawin ko is itong right side ko, paghahaluin ko itong Kate na face powder at saka Laura Mercier, and gagamitin ko siya as setting powder. And then ito namang left side ko, isa-set ko muna siya ng Laura Mercier na loose powder, and then gagamitin ko itong Kate na face powder as finishing powder. Ito yung Laura Mercier na powder. Ilalagay ko siya sa may puff. So ito na siya. And then kukuha ako nitong Kate na face powder. May pagka-beige ng konti yung kulay niya. And nakikita ko yung glow, pero hindi parang hindi masyadong malalaki yung ano, yung shimmers. Okay, so pinaghalo ko na sila. Ayan. Para pantay. And then blot ko lang saglit yung pawis tsaka oil. Okay. Nag-melt siya sa skin. Tagus pa rin yung balat. Pero merong glow. Ay, hindi siya yung makinang na makinang or yung makintab na makintab or glowy na glowy. Okay, dito naman sa my left side ko, isa-set ko siya ng Laura Mercier, and then gagamitin ko itong Kate na loose powder as finishing powder. Naset ko na yung left side ko nung Laura Mercier na powder. Ito siya. Ito, pag kinumpare, mas may glow itong pinaghalong Laura Mercier at saka Kate na face powder as setting powder. Kita niyo yung difference? Ngayon, kukuha ako nitong Kate na face powder. Ayan. And then, gagamitin ko siyang finishing powder. Ibabuff ko siya sa skin ko. Ayan na siya guys, sa medyo close up. Ito yung right side na pinaghalo ko yung Laura Mercier at saka itong face, a Kate face powder. At ginawa ko siyang setting powder. Hindi masyadong malalaki yung shimmer niya. Actually, I think pwede siyang gamitin as parang under eye na pang set. Pero ayan, magiging ganito siya ka-glowy yung under eye ninyo or yung eye area ninyo.
Ito naman sa may left side ko, sinet ko siya ng Laura Mercier and ginamit ko itong Kate na face powder as finishing powder. So, tagus pa rin yung skin ko, hindi siya nag-add ng coverage, and yung ginamit ko na base, hindi rin ganun kataas yung coverage. Actually, halos wala siyang coverage. So, yung powder yung inaasahan ko, nagagawa ng dugas para magmukhang natural pero maganda yung skin. Ito yung powder sa Natural Light. Ito yung side na ginamit ko siya as setting powder. Ito naman yung side as ginamit ko siya as finishing powder. Parehas na side nag-oil up, pero dahil nga mas glowy itong side na to begin with. Hindi pala na-blend yung concealer ko dito. Ayan nyo na. Mas lumalabas na mas makintab tong side na to. Compare dito. So kahit oily tong tignan, pwede pang hayaan na muna and huwag i-blot. Pero syempre, i-blot ko siya ngayon. Ayan na siya after ma-blot. Fresh na ulit. So kahit na-glowy tong side na to, hindi siya yung ano, yung oiling tignan. Compare dito. Tinanong ko kanina yung husband ko kung ano yung side na gusto niya. Mas gusto niya to. Parang sabi niya smoother daw tignan tong side na to. Ito naman, hindi naman niya sinabing hindi smooth. Pero between these two, mas mukhang smoother daw tong application ng powder dito sa side, sa left side. Which is yung finishing, ginawa ko siyang finishing powder. Pero dahil nga usong-uso yung Korean skin, ako naman, mas gusto ko naman tong side na to. Ayan siya. May glow pa rin naman siya, pero yung parang bagong gising na glow lang. Nag-oil up siya ulit, pero hindi naman ganun kalala, kagrabe. Tatapusin ko na yung review ngayon kasi guys, inaantok na ako. Pero I think by 8 hour mas mag-oil up pa to, pero you'll never know. So ayan na siya. Glowy, ang ganda. Ang ganda ng pagiging yung pagiging oily niya, parang glowing tignan kahit itong side na to na mas kumbaga mas glowy compared dito. May glow din naman to. So, depende sa gusto ninyo guys na finish or yung gusto ninyong glow, yung magiging application ninyo dito sa powder na to. Ang ganda niya. Ang ganda nung kulay. Sakto siya sa akin yung nabili ko. Hindi ko masabi kung anong kulay siya kasi hindi siya English. Translucent din siya. Hindi siya nag-add ng tumiha. Hindi siya nag-add ng additional na coverage. Kasi yung ginamit ko na base is parang almost no coverage. Manipis lang siya, tagus nga nakikita ko pa rin yung balat ko. Pero because of the powder, ayan, parang kinis-kinisan siya, parang fresh lang. Parang wala makeup, parang ganon. So try ko lang i-blot yung areas na sobrang kinang. Ayan na siya. Ayan na siya ulit. So, walang powder to ha. Kung ano lang yung ito yung ginamit ko kanina. So, walang additional na powder yan. As in, hinila ko lang talaga yung oil. Ayan siya. Fresh siya ulit. Kahit itong yung mas glowy na side, itong ginamit ko as setting powder. Ang ganda. And ito namang side, tapos ginamit ko siyang finishing powder. Ayan siya.
So kung medyo dry, siguro normal to dry yung skin ninyo, gamitin nyo siya as setting powder. Kung medyo naman combination to oily, gamitin nyo siya as finishing powder. Pero ako, combination skin type ako, so medyo dry itong cheeks ko. And yan, nag-oil up ako dito sa T-zone. Sa akin, parehas na okay eh. Depende siguro sa look ng gusto ko, na gusto ko for that day. Like right now, ayan o. Gusto ko yung glow dito eh. Maganda rin naman yung glow dito, pero I don't know. Gusto ko yung pagka parang fresh na fresh. Pag kinover, ayan, para hindi kayo malito. Maganda rin naman. Pag eto kasi, ayan, sobrang glowy na niya. Kung ma-pores pala kayo, I mean, lahat naman tayo may pores. I mean, yung malalaki yung pores ninyo, I would recommend na gamitin nyo yung powder as finishing powder. Now, kung gusto ninyo yung glow nito, pag ginamit siya as setting powder, yung ratio na lang nung isang powder plus itong Kate na face powder. So, ang ginamit ko is yung Laura Mercier. So, kung ano man yung gusto ninyong i-pair na powder sa kanya, mas marami pa rin naman yung Laura Mercier compared dito sa my Kate na face powder nung pinaghalo ko sila. Pero siguro mas bawasan nyo pa yung quantity nung Kate na face powder na ihahalo nyo dun sa isa pang powder na hindi ma-shimmer. Para makuha nyo yung glow, pero hindi super glowy. And ako kasi, pagka naglalagay ako ng powder sa face, ang unang land talaga ng puff ko is itong T-zone. Kasi gusto ko dyan concentrated yung powder, and then tira na lang yung nandito. Pero kung kasi usually nga yung mga pores nandito, huwag yun na lang dyan unang i-land yung brush ninyo or yung puff ninyo or kung ano man ang gagamitin yung pang-apply ng powder. So, kasi ako ganun, dinidiin ko kasing ganun eh. So, pwede sigurong dito na lang muna sa gilid, tas medyo mas lighter yung pag-blot ninyo or yung pagdikit ninyo nung brush or nung kung ano mang pang-apply ninyo ng powder hanggang sa makover na ninyo yung face ninyo or yung face ninyo. Kasi hati yung pagkaka-apply ko today. So gusto ko sana sabihin hanggang makover ninyo yung half ng face ninyo. Pero what I mean is, kung para makover ninyo yung whole face ninyo. Ang gulo? Yun lang. So that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!